Ang mga motorsiklo ni Honda na pagpipilian mo sa taong 2023 na narito na sa bansa, mula sa pinakamababang displacement at hanggang sa pinakamataas na displacement nito. At dito ay aalamin din natin ang ilan sa mahalagang specs and features na meron ang mga ito. Magmula rin sa pinakamababang presyo at hanggang sa pinakamataas nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan, pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang unang motorsiklo na makakasama sa lineup motorcycle scooter ni Honda sa taong 2023 ay ang Honda Dio 110 2022. Ang kabuang makina nito ay powered by 110 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke at single overhead camshaft engine. With 2 valves na rin ang makina nito at naka air-cooled type ang cooling system. Ngunit pagdating naman sa engine performance nito, ito ay may maximum power na 7.7 horsepower sa kada 8,000 RPM habang ang maximum torque naman nito ay 9.0 Nm sa kada 4,750 revolution per minute. Ang top speed na nagagawa ng motorsiklong ito ay umaabot sa 90 km per hour na fuel injected type, kaya medyo matipid na rin sa gasolina. Ang fuel tank capacity nito ay 5.3 liters na may fuel consumption naman na umaabot sa 56 km per liter. Kaya talagang sulit ka na rin sa motorsiklong ito sa pagkakaroon din ito ng ilan sa mahalagang features, tulad na lamang ng side stand kill switch. May passing light switch na rin ito with shutter lock system dahil naka-dangle key lamang ang ignition system nito. Naka-LED type na ang headlight nito. Ngunit sa ibang ilaw nito tulad ng tail light at mga turn signal lamps nito ay naka-valve type pa. Ang dimension ng motorsiklong ito pagdating sa seating height ay may napakababang sukat lamang na 650 mm na siguro ay kayang-kaya itong itayo ng hanggang sa 5 flat ang height. At para naman sa kabuang presyo nito, ito ay naglalaro sa hanggang 59,900 pesos. Mas mura ito sa inaasahan natin dahil panalo na rin naman ito sa ibang detalye na meron ito. Ang susunod natin namang tatalakayin ay ang Honda Beat 110, isa sa pinaka-advisable motorcycle scooter ni Honda na very efficient sa fuel consumption. Ito ay may kabuang engine specs na powered by 110 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke at naka single overhead camshaft. Naka 2 valves na rin ang makina nito with cooling system naman na air-cooled type. Ang engine performance nito pagdating sa maximum power ay 8.68 horsepower sa kada 7,500 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 9.21 Nm sa kada 6,000 RPM. Nag-average ang bilis ng motorsiklong ito na umaabot sa 90 km per hour. Maganda rin gamiting panghanap buhay ang motorsiklong ito, lalo na kung ang porte ng paghahanap na buhay mo ay yung pagdi-deliver. Dahil sa sobrang tipid din ng motorsiklong ito sa gasolina na may fuel tank capacity na 4 liters at fuel consumption nito na umaabot sa 60 km per liter. Ang features na meron sa motorsiklong ito tulad na lamang ng side stand kill switch, passing light switch with ignition system na manual dangle key na may shutter lock na for security purpose naman. Naka-LED na ang headlight nito maliban na lang sa mga tail light at mga turn signal lamps nito. Ang dimension at kabuang sukat ng seating height ng motorsiklong ito ay umaabot sa 740 mm na kayang-kayang itayo ng hanggang sa 5'2 ang height. Ang kabuang presyo ng motorsiklong ito ay umaabot sa 71,900 na I think ngayon ay mas tumas pa ng bahagya. Pero depende kasi sa branch na pagbibilhan mo o sa motor trade na dealer na pagbibilhan mo nito. Alright. Para naman sa pangatlong motorsiklo na ating tatalakayin, isa sa pinaka-convenient na motorcycle scooter ni Honda na pupwede mo rin pagpilian ngayong darating na taon. Ang Honda Click 125. Kalalabas lang ng bagong modelo nito nung nakaraang buwan. Sinasabing may mga nadagdag at na bagong features sa motorsiklong ito na mas magiging convenient palalo sa dati ng features na meron ito. Ang kabuang makina na meron ito ay powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke at naka single overhead camshaft.
Naka 2 valves lamang din ang engine nito na may cooling system na liquid cool type na. Ang engine performance naman nito ay may maximum power na 11 horsepower sa kada 8,000 RPM habang ang maximum torque naman nito ay 10.8 Nm sa kada 5,500 RPM. At may kabilisan na rin talaga ang takbo ng motorsiklong ito na umaabot lamang sa hanggang 118 km per hour na may fuel system na program fuel injected. Kaya matipid na rin ito sa gasolina na may fuel tank capacity naman na 5.5 liters at fuel consumption na 49 km per liter. Maraming bagong features sa motorsiklong ito. Siguradong magugustuhan nyo na rin kapag kayo ay nagka-budget sa 2023, pwede nyong isama sa pagpipilian nyong motorsiklong ito. Ang mga features na nakapaloob dito ay ang side stand kill switch, passing light switch, may shutter lock system for standard variant. Dalawa kasi ang variant nito na lumabas at naka-keyless entry naman ang top-end variant nito. Keyless entry na to mga kaibigan, may kasama na itong answer back key system at anti-theft alarm. May idling stop system na rin ito with USB port charging system naman for conveniency. Ang mga ilaw nito ay naka full LED na. Ang headlight, taillight, mga turn signal lamps pati ang DRL nito. Naka CBS type nga lang ang braking system pero may dimensions and capacity ito na kataasan sa seating height na umabot sa 769 mm na kayang-kayang itayo ng hanggang sa 5'2 ang height. At ang kabuang presyo nito ngayon ay umabot sa 85 to 90,000 depende sa variant na pipiliin mo. Alright. At sa pang-apat na motorsiklo naman na ating pagpipilian, isa na nga riyan ang Honda Click 160 sa year 2023. Ang pagkakaroon nito ng kabuang engine specs na powered by 160 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4 stroke at naka single overhead camshaft. May 4 valves na rin ang engine nito at naka liquid cooled naman ang cooling system. Sinasabing malakas daw ang arangkada nitong bagong Honda Click 160 dahil may engine performance ito pagdating sa maximum power na umaabot sa 15 horsepower sa kada 8,500 RPM, habang ang maximum torque naman ito ay 13.8 Nm sa kada 7,000 RPM naman. Ang average stop speed na nagagawa ng motorsiklong ito ay pumapalo sa hanggang 128 km per hour. At ang fuel system nito ay naka-program fuel injected na rin. May fuel tank capacity na 5.5 liters na napakatipid din naman kumonsumo na umaabot sa 46 km per liter naman ang gas consumption nito. Ang mga features na meron sa motorsiklong ito, syempre upgraded yan. May side stand engine cut-off switch na dati nang meron, may passing light switch, shutter lock system for standard variant, at di keyless naman ang top-end variant dito. Pero sad to say mga kaibigan, hindi pa dumarating dito sa bansa ang naka-keyless entry na top-end variant dito. Ang standard variant pa lamang po ang dinadala dito. May answer back key system ito at idling stop system na rin with anti-theft alarm na kasama. At syempre hindi pa rin nawawala dyan ang USB port charging system naman. A full LED lighting system na rin ito, mapa-headlight, taillight, mga turn signal lamps, pati sa daytime running light. Naka CBS o combination braking system lamang din ang braking system nito dahil nga sa standard variant lamang ang dumating dito. Sa dimension and capacity, sa seating height ay umaabot sa 778mm. May kataasan ito ng bahagya sa Honda Click 125 na kayang-kaya rin namang itayo ng hanggang sa 5'3 flat ang height. At ang kabuang presyo nito ay medyo nagtaas talaga mula sa dating modelo na 150cc na Honda Click. Ito ay papalo ngayon sa hanggang 122,900. Pero depende pa rin sa dealer o branch na pagbibilhan nyo ng motorsiklong ito. Alright. At para naman sa panglimang motorsiklo na ating tatalakayin, ito ay ang Honda Airblade 160. May kabuang makina ito na powered by 160 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4 stroke at naka single overhead camshaft. Naka 4 valves na rin ang makina nito na may cooling system naman na liquid cool type. At ibang klase rin ang performance na meron sa motorsiklong ito. Mabilis rin naman umarangkada dahil sa engine performance nito ngayon na 15 horsepower sa kada 8,000 RPM, habang ang maximum torque naman ito ay 14.6 Nm sa kada 6,500 RPM. Nag-average ang top speed ng motorsiklong ito na umaabot sa 126 km per hour. Naka-fuel injected type na program fuel injected at fuel tank capacity naman na 4.4 liters. May fuel consumption na napakatipid din na umaabot naman sa 45 km per liter. At para sa mga features na meron din ito, syempre hindi pa rin nawawala dyan ang side stand engine cut-off switch, ang passing light switch, di keyless na rin ang motorsiklong ito na may answer back system na kasama at anti-theft alarm. At narito pa rin ang idling stop system
engine check warning, USB port charging system at naka LED type na rin ang headlight at taillight nito. Maliban na lang sa mga turn signal lamps nito na naka Paltry pa. With ABS sensor na rin ang braking system ng motorsiklong ito, kaya pangkaragdagan safety features na rin. Ito ang advantage nito sa Honda Click 160 na narito sa bansa. Alright. At very compatible na rin para sa ating mga Pilipino ang seating height nito na may size na 775mm. At ang kabuang presyo naman ng motorsiklong ito ay umabot sa 125,900 ngayon dahil nasa 160cc na ito, at nadagdagan din kasi ang ilan sa mga features na meron ito ngayon. Alright. At ang pang-anim naman nakasama rin sa lineup ng Honda Motorcycle ngayong paparating na taong 2023 ay ang Honda PCX160. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 160 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke at single overhead camshaft with 4 bulbs engine na rin ito. May cooling system ito na naka liquid cool type, at may kalakasan rin ang makina nito sa pagkakaroon ng engine performance na may maximum power na 15.8 horsepower sa kada 8,500 rpm. Habang ang maximum torque naman ito ay 14.8 Nm sa kada 7,000 rpm. Nag-average ang bilis ng takbo ng motorsiklong ito na umaabot sa 129 km/h. At may fuel system na PGM-FI na rin. Ito palang siguro ang maxi scooter type motorcycle ngayon na mas matipid sa gasolina. Ang fuel tank capacity nito ay 8 liters na kumukonsumo naman ng 45 km/l. Talagang matipid ang motorsiklong ito. Pagdating naman sa mga features advantage nito, meron itong side stand kill switch, passing light switch, shutter lock system for standard variant. Dalawa rin kasi po ang variant nito na lumabas. May de keyless entry naman for top end variant naman ito. Nakasama na rin dyan ang answer back key system, anti-theft alarm, at ang ilan pa sa mga features na mahalaga na meron din ito, tulad na lamang ng idling stop system at ang USB port charging system. Naka full LED lighting system na rin ito, mapa headlight, taillight, mga turn signal lamps, maging ang daytime running light nito. At ang maganda rito ay built-in na sa motorsiklong ito ang hazard light. Meron na rin itong ABS sensor for top end variant naman, at ang standard variant ay naka CBS type naman. Alright, at para naman sa dimensions and capacity, sa seating height ng motorsiklong ito ay may kababaan rin naman. Dahil umabot sa 775mm na siguradong aabot naman sa hanggang 5'3 ang height. At para naman sa kabuang presyo nito ngayon, para sa standard variant, ito ay pumapatak sa hanggang 133,900. Sa standard variant po na presyo yan. Pero sa ating top-end variant, ito ay nagkakahalaga ng hanggang sa 151,900 pesos. Alright. At para naman sa pang-pitong motorsiklo ni Honda na naka-line up din ngayong 2023. Ito ang pinakasikat na motorsiklo ngayon sa larangan ng pagiging maxi scooter na adventure type motorcycle. Ang Honda ADV160, isa sa pinaka-signature ng motorsiklong ito ang pagiging naked handlebar nito at dual sport adventure motorcycle scooter. Ang pagkakaroon ng upgraded at napakaraming features ang siyang inabangan ng marami sa motorsiklong ito. Na ngayon ay may kabuang makina na powered by 160 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke at naka single overhead camshaft na may 4 bulbs na rin ang makina nito. Ang cooling system naman nito ay naka liquid cool type na rin. Kaya siguradong mahaba-haba ang biyahe mo gamit ang motorsiklong ito dahil hindi basta-bastang mag-overheat ang makina nito since naka liquid cool type na nga ang cooling system. At may kalakasan rin talaga sa kabuuang bilis ng motorsiklong ito. Dahil ito ay may engine performance pagdating sa maximum power na may 15.8 horsepower sa kada 8,500 rpm. Habang ang maximum torque naman nito ay 14.7 Nm sa kada 6,500 rpm na nag-a-average ang buong bilis ng motorsiklong ito na umaabot sa 132 km/h. Ang best-selling motorcycle scooter ngayon ni Honda na Honda ADV ay talagang napakatipid din sa gasolina. Kaya kahit mahal ay sobrang tinatangkilik at nagkakaubusan pa nga ng stock nito sa kada kasa. At may fuel system din kasi na PGM-FI o program fuel injected na may fuel tank capacity na 8 liters. Siguradong mahaba-haba talaga ang biyahe mo nito, lalo na sa consumption nito na 45 km/l. Sobrang tipid din talaga mga kaibigan. At ang panalo sa mga features na meron ito, tulad na lamang ng side stand kill switch, passing light switch,
shutter lock system for standard variant. Dalawa rin po kasi ang variant na lumabas nito. Nakakilis entry for top end variant na may kasama ring answer back key system, anti-theft alarm, at hindi rin nawawala ang idling stop system na karagdagan sa pagpapatipid ng konsumo ng gasolina. At ang very convenient na features na meron din ito ang USB port charging system na pwede ka na rin mag-charge sa motorsiklong ito. Naka-full LED type na rin ang mga ilaw nito, mapa-headlight, taillight, daytime running light at ang mga turn signal lamps nito na may built-in hazard light na rin. At ang pagkakaroon ng advantage na safety features na meron din sa motorsiklong ito tulad na lamang ng braking system na ABS sensor at ng TCS o traction control system. The adjustable na rin ang windscreen nito kaya hindi ka na mahihirapan kung sakaling nabababaan ka ay pupwede mong itaas at kung natataasan ka naman ay pupwede mo ring ibaba. Alright. At para naman sa dimensions and capacity, binabaan daw ng konti ang seating height nito para naman ma-afford din o mas maging compatible din sa mga height na hindi ganun kapalad. Alright. Ang seating height nito ngayon ay nasa 780mm na may kabuang presyo naman na lumabas dito sa bansa na aabot sa 164,900 pesos. Alright, siguro naman ay mas naging malinaw sa inyo kung ano nga bang motorsiklo ang mas gugustuhin nyong piliin o bilhin sa darating ngayong 2023. Mga detalye na nabanggit natin na napakahalaga rin talagang malaman, lalo na kung ang tipo mong motorsiklo ay ang mas magiging panalo para sa'yo. Alright. Hindi man ganong karami ang features, kung ganon naman katibay at dekalidad nito at ganon na rin ka-useful na gamitin sa araw-araw ay okay na rin naman. Nasa sa'yo na lang din kasi yan kung saan ka mas magiging komportable. So pwede nyo pong i-comment sa ibaba kung ano ang natitipuhan yung motorsiklo, mga kaibigan. At hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang i-shoutout ang ating manugid na taga-subaybay na si Sir John Marky D. Guzman o John John ng Mutimbo, Bulacan. Shoutout po sir, maraming salamat po sa palaging pag-subaybay dito sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. At para naman sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko, maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Take